Magandang alas 4 na madaling araw po, si Lola Bae at her best. Alam nyo, noong July 2018, na-aksidente ako ng isang pusa. Para po akong si Humpty Dumpty who had a great fall. Dinala ako sakay ng isang ambulansya sa isang government hospital. Sa emergency po, dami pong tao. Dumaan kami sa hospital protocols, sa linya. Pagkatapos naman po noon, may nag-asikaso po sa aming isang surgeon. Okay naman po yung surgeon. At finally, sabi ng surgeon, ako daw po ay kailangan magpa-x-ray. Tapos after an hour, dumating ulit yung surgeon. Sabi, kailangan daw po akong maoperahan sa thigh at maglalagay ng titanium metal implant sa loob. Sabi rin po niya, yung titanium metal ay hindi siya available sa hospital. At nabili-bili yun sa labas. Nagtanong po kami kung meron siyang alam na supplier. Meron naman po kasi ortho, mga ortho yun eh. Sinabi sa amin. Pero ang sabi rin niya, kung meron daw po kaming alam na iba pa, eh pwede naman daw pong patawagin sa kanila para malaman yung specs. Tapos ang sabi namin, mas maigi po yung kilala na nila yung supplier. Kaya marami po kaming tinanong sa kanya pagkatapos noon. Kung magkano yung metal, ang sabi niya mga 40,000 daw. Nagtanong pa rin po kami sa doktor. Sumasagot naman po siya ng mga estimate. Ngayon, sabi rin niya yung availability daw ng operating room July 27. Nandun po kami July 24. Tapos sabi niya, kailangan daw po maibigay yung metal one day before for disinfection. Marami po kasing nakalinya sa operating room, kaya lang daw po ang available. Nag-usap kami ng anak ko at yung asawa ko. Kaya nag-desisyon kami na, sa maraming na narinig namin sa kanya, nag-desisyon kami na magpa-confine na ng araw na yon. Kasi po, ang habol namin, yung availability ng operating room. Noon na doon na kami po sa kwarto, umaga ng 24, mga bandang, alas 12, tinawagan ng husband ko yung supplier. Ngayon, nung tinawagan niya yung supplier, ang sabi ng supplier, tatanong daw niya sa doktor ang specs. Tumawag ulit yung supplier sa amin. Ang sabi ng supplier, ang cost daw po ay 80,000. 80,000. Naisip ko, Panginoon, saan kami kukuha ng 80? Sinong tao at saan kami pupunta para makalikom ng 80 sa loob ng isang araw? At din nung gabi pong yun, ako'y nanalangin ng husto na humingi ng guidance sa Panginoon. Alam niyo po, kinabukasan, sumagi sa isip ko yung aking pamangkin na nasa abroad. Tinawagan ko po. Sumugot naman po agad. Tapos sabi niya, tita, kamusta ka na? Nung sinabi niya, kamusta ka na? Hindi ko po napagilan. Pasensya ka na. Kasi meron akong problema. At sinabi ko po lahat. Ngayon, lahat ng pangangailangan ko. Tapos sabi niya, tita, magkano ba ang kailangan mo? Ang sabi ko po, 80,000. Alam niyo ang sabi niya, tita, baka kulang pa yan. Naku, ako po yung talagang mangyak-ngyak na sa, hindi ko pasasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, hindi na tama na yung 80 kasi yun lang naman ang kailangan namin. Baka kung dagdagan ko pa, hindi ko na mabayaran. Alam niyo ang sabi niya, kung anong sagot niya. Tita, okay lang. Huwag mo nang intindihin yan. Tulong ko lang yan sa iyo. Alam niyo po yung sinabi niya yun, talagang mangiyak-ngiyak ako. Hindi ko alam kung pasasalamat. Oh my God. Pasasalamat sa mga sasagot sa aking mga panalangin. Alam niyo po, kinabukasan, dumating po yung kanyang 80,000 sa pangalan ng isa kong anak. Kasi hindi po pwede sa akin at saka sa asawa ko. Kasi nasa hospital kami. Yung pong
Yung pong siya, kaya yung pong aming yung aking operation, ako na, yung aking pong operation naganap po sa tamang panahon, sa tamang oras at sa tamang pagbibigay ng sagot ng ating Panginoon. Oh Lord. Kaya po tayo manalig lang sa kanyang salita. Salita po yung word of God, hindi po ng world. Sabi kasi sa Deuteronomy 31:8, ito na naman po pangako ng Panginoon. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave or forsake you. Do not fear or be dismayed. Natandaan niyo po ba yung sa Job at saka sa Philippians? Yung mga salita ng Panginoon talaga pong panghahawakan natin at hindi siya nagbibiro. Hindi po, basta yun namang ang kailangan lang po natin ay tayo manampalataya sa Kanya at sundin ang Kanyang mga salita. Alam niyo po, mayroon pa po akong itataas at idadalangin sa Panginoon. Di ba, nasa private room na kami? Alam ko po, lahat ng galaw sa private room may bayad. Sa susunod, marami pong pangako ang Panginoon na basta meron kayong faith at pagsunod sa kanyang salita, makakantam niyan. Kakamtan natin lahat yun. Kasi ang sabi niya pa sa Numbers, ito po isa pa sa pangako niya to, sa Numbers 23:19, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said and he shall not do it? Or hath he spoken and he shall not make it good? Yun po, marami pong pangako ang Panginoon. Panghawakan lang natin po yun at sundin ang kanyang salita. Tayo po ay makakalipas ang ating mga problema nang hindi natin nalalaman. Ay nako, marami pong salamat.